Hey guys, it's me again, Jen. So ayan, gagawa ako ng video, no, kasi alam ko marami dyan sa atin sa Pinas na gustong mag-abroad, especially gustong magturo dito sa Japan as an English teacher. So ayan, kaya gusto ko lang naman i-share kasi alam ko marami dyan sa atin na nakapagtapos, may license na, pero hindi pa rin makapagturo, wala pa rin school kasi walang item. So ayan, gusto ko lang i-share kasi baka yung kapalaran nyo ay andito sa abroad. So ayan, panoorin nyo. Unang pag-uusapan natin ay yung requirements. So, ano-ano ba yun para makapag-apply tayo ng work as an English teacher? So, kung ikaw ay nagbalak ang mag-apply as an English teacher, so, kumuha ka na ng passport. Okay? Kumuha ka na ng passport. Kahit naman yung iba hindi English teacher, kung may plano kayo mag-abroad, kumuha na kayo ng passport kasi minsan, di ba, mahirap magkuha ng appointment dyan sa atin. Laging punuan. So, kumuha ka na kayo kung may plano kayo. Kahit di pa magamit agad, at least, di ba, may valid ID o, di ba? So, ayan, kumuha na kayo ng passport. Yun yung pinakauna. Ngayon, sa pangalawa tayo ay yung diploma mo. Okay? So, kung ikaw gusto magturo ng English teacher dito sa kahit anong bansa, dito sa Japan especially, ay kailangan degree holder. At least, bachelor. And then, kahit anong course, okay lang, okay? Kahit anong course, pwedeng mag-apply as an English teacher. Hindi kailangang education ka, hindi kailangang BA in English ka, hindi kailangang may license ka sa Pinas. Okay lang, kahit wala, okay lang kung ano, kahit anong course, pwede kang mag-apply. And then, pangatlo tayo ay yung English natin ay native level. Kasi magtuturo tayo ng English dito, so kailangan native level. Tsaka kaya yan kasi 12 years or more naman tayo sa school nag-aaral, diba? So, kaya yan. And then last, ito yung magiging last, pang-apat, ay agency. So, ayan, kailangan mong maghanap ng agency kung sa Pinas ka nag-a-apply kasi yung agency yung magpa-process ng papers mo, then sila din yung magbibigay ng employer sa'yo or school. So, ayan, mag-research kayo ng agency. Try nyo yung Chesham at saka Bison. Yan yung alam kong agency na nagsasend ng mga English teacher dito sa Japan. And then, aside sa agency, may alam din akong program dito sa Japan na tawag niyan dispatch program. Na pa-research ako, una-una JET, then Interact, and then ECC and Aeon. May Aeon din pala. So, i-try nyo. I-research nyo JET. Interact ay ano talaga yan. Kilala at saka yung JET. So, i-search nyo sila paano mag-apply doon. Ano yung mga process nila. Kasi, parang hindi yan sila yung agency sa atin. Nandito yan sila ata. So, yun, i-research nyo. So, yun yung apat lang na requirements na pinaka-importante. Yun ang una yung passport, yung diploma. Then, English native level, and then agency. So, maghanap kayo ng agency, mag-research kayo sa PUEA website, maraming mga agency. Ayan, so, doon na tayo sa akin. So, ako kasi direct hire ako. So, wala akong agency kasi dito na ako sa Japan nag-apply ng work. So, as an English teacher. So, dito na ako sa Japan nag-apply. So, ayan naman, pag andito kayo sa Japan and then gusto nyo mag-apply, syempre, madali lang mag-apply dito. Research nyo lang yung mga job hunting website. Yung mga job hunting website, marami yan dito. Bigay ako ng example, diejob.com, GaijinPath, Career Engine, LinkedIn, Craigslist, ganyan. Marami pa yan sila. I-research nyo. Ako sa Craigslist ko yan, nakita yung school ko eh. So, maraming hiring dito na mga English teacher. Maraming hiring dito kasi maraming school dito na nangangailangan ng English teacher. So, pag dito kayo, dyan lang kayo mag-apply, mag-send kayo ng resume. Hindi nyo kailangan umasahe pa pumunta sa school. And then, tatawag lang yan sila sa inyo. Oh, hi! Nagigising niya lang. Nagidlip siya. Galing kami ng mall kanina. Tapos, ayan, nakatulog siya sa stroller. Then, inilipat ko sa kwarto. Tapos, ayan, Good morning! So, ayan, tuloy ko yung sa akin, no? So, nakita ko yung school ko sa Craigslist. And then, nag-apply ako. And then, nag-apply ko, nag-send ako ng
resume and then nag-email sila sa akin. So, nung nag-email sila sa akin, sabi nila na gusto nila akong interview and then dapat ano yung interview ako, ano yun eh, January itong 2023. And then December ako nag apply and then sabi ko na uuwi kasi ako ng Pinas. Kung nakita niyo yung mga previous video ko, di ba nasa Pinas kami from December to February. So sabi ko na kung okay lang na mapaaga yung interview, kasi nga uuwi ako magbakasyon. And then ang bait ng school kasi sabi nila, oh sige, ano, interview nila ako sa school, pupunta daw ako sa school. Pinapunta ako doon and then yun. Pinapunta ko sa Sion, I got lucky and yun, na-hired ako. So, yun, bago ako nag-umuwi sa Pinas noong December, may work na ako noon. Tapos yun, inaantay lang nila ako na kung kailan ako mag-start. So, yun, nung umuwi ako dito, may work na ako noon. So, yun yung sa akin, ayun lang, nag-apply lang ako, tapos nag-email back lang sila, then, ayun. Yun na, so parang madali lang dito, wala nang mga itche-breche. So yun lang, hanap niya lang yung mga job hunting website. Yun nga yun, yung mga LinkedIn, diajob.com, Gaijinpad, Craigslist, Career Engine, marami yan. So yun yung sa akin, sana may natutunan ka sa video na ito. Can you say bye-bye? Bye-bye! Ang seryoso naman eh, bye-bye! See you in our next video! Bye guys!